So ayan, pagka-click nyo ng booking, may nakalagay dyan let's start. I-swipe nyo lang start now, swipe nyo pa right. Ayan. So ayan mga tala, sinurf ko pa right. So matching na yan, ayan o. Nakalagay yan, 4, 5. So, ayan. Ayun. Yun, no? Congrats, you got the order. So yun yung lalabas din mga tol. Magpipick up po. Dito po ba to? 98 Julius Street. Ay, diretso lang po. Ito lang po. Salamat, sir. Diretso po, una kanto kaliwa, 98 kaliwa. Salamat, sir. Lumagpas ako ah. Sige po. Papunta po siyang Mandaluyong, sir, no? Yes. Ayun. Confirm ko lang. Ay, Fred, apa tama, sir. Papya. Ano lang para sip. Sige, hintayin ko lang, sir. Message ko kay sir, pag na-drop ko na. Thank you. So, good day mga tol, Ship Vlogs here and welcome to my YouTube channel. So, we got our first booking of the day mga tol. So, from here sa may Paranaque going to Mandaluyong, it's 15 kilometers for 154 pesos. So, our topic for today, gagawa tayo ng part 2 ng Lala Move Up tutorial. Gawa nga ng marami nagre-request dun sa Facebook page natin. So, actually, last year, gumawa na ako ng Lala Move Up tutorial. So, ngayon, gagawa ulit tayo, updated na ng ngayong 2022. So, kasi yung application, medyo nabago na siya. So, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Lala Move application. And samahan nyo lang ako for today's video mga tol. Let's go! Tao po! Oo. Ah, ito po. May padala po siya. Ah, okay. Thank you. Picturean ko lang po. Saan galing to? Sa Paranaque po. Ah, okay. Okay na po. Thank you. Thank you. So, wala bang nag-aantay tayo ng booking, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin tong application and kung ano-ano nga ba yung mga gamit ng bawat featured ni Lala Move. So, pagka-click mo ng Lala Move driver app, bubungad kagad sa'yo is yung offline sa upper left, tapos itong order goal, income goal, tsaka itong parang nakasulat dito sa may baba yung I can do all things through Christ. So pwede nyo siyang i-edit, it depends on your preference. So ngayon, ang order goal is ito yung parang target mo na booking within the day. For example sa akin, 20 yung target ko within the day. So yun yung gusto kong maabot for today. Tapos itong income goal, which is yung 2,000. So yun yung gusto kong kitain within the day. It depende sa inyo mga tol kung ilang order goal yung gusto nyo at ilang income goal yung gusto nyo. Pwedeng 500, pwedeng 500 yung gusto nyo. Tapos sa order goal naman, pwedeng 5 booking lang gusto nyo matapos of the day. So yung mga ganun. So dito naman sa I can do all things through Christ, pwede nyo siyang edit. Pwede nyo ilagay na ano ba yung gusto nyo moto sa pagbabiyahe ninyo. Para sa anak ko, or para sa sasakyan, or para sa pangarap, pwede nyo siyang palit-palitan. So, nakikita nyo tong tip, you can edit your own goals at any time in this place. So, i-click nyo lang yan. So, ayan. Dito kayo malalagay sa set your goals. So, kung ilan goal yung gusto nyo, ilang booking, kung magkano income, tapos yung quote of the day. So, ayan, yun yung purpose nyan mga tol. So dito naman sa ano sa upper left side makikita nyo offline. Pag click niyo yan mga tol. Ayan. Bali lalabas kayo sa mga booking mga tol. Hindi siya may screen capture, di ko lang kung bakit. So ayan mga tol. Pag click yan mga tol, magi-proceed kayo sa mga booking mga tol. Makikita nyo pick up now. Ayan oh, makikita nyo. 'Yon.
So may tatlong klase pala tayo ng ano, mga tol, no. Sayang to, kunin na natin. Kunin muna natin to, sayang eh, kasi nakita ko Binondo Manila, so magaganda yung booking doon ko. Kunin na natin, mga tol. Ay. Ito yung number ng bahay, kita pa 359. So ayan, nakakuha na tayo ng booking, mga tol, sorry ah. So ngayon, nakakuha tayo ng booking. Mamaya explain ko sa inyo yung mga ibang feature ng application. So first of all, pag nakakuha kayo ng booking, nakita nyo naman, sinwipe ko siya pa right. So ayan, call customer para i-confirm yung booking at kung ano nga ba yung ipapadala. So most likely, ipoproceed kayo nyan dito sa nagbook pag kinall customer ninyo. Ayan, call customer. So call customer. Ayan, so co-confirm lang natin kung ano nga ba yung papadala niya. So hindi siya sumasagot, mga tol. Pero most likely, dapat ang gagawin ninyo bago kayo pumunta ng booking, especially sa mga walang lalabag, tatawagan nyo muna or co-confirm nyo yung booking, mga tol. Pero pag malapit lang naman, ako, ang diskarte ko, pinupuntahan ko kagad siya pag mga less than 1 kilometer. Pero katulad nito, hindi siya sumasagot. Ang option ninyo, pwede nyo tawagin yung drop-off point, mga tol. Ayan. Pero kung nagmamadali naman kayo, pwede nyo puntahan kagad yung booking kasi may nakanote naman dito na yung pinaka-address. Kasi minsan, nagpipin lang sila tapos hindi talaga nakanote yung exact address nila. So ngayon, pupunta na natin yung booking, mga tol. Pasensya na kayo, mga tol, ako kagad tayo ng booking. Ituturo ko sa inyo mamaya ulit yung mga featured ng ating application. So let's go. Okay. Ay, hello sir. Ay, ito lang sir. Ano siya sir? AirPods lang. AirPods, sige po. 126 Inferno. 106 po. 106? Opo. Alright. Sa Binondo po, no? Opo, sa may ano siya sir, Neko Building. Tawagan mo na pag malapit yan na para makabuwa pa eh. Sige sir, salamat po. Salamat sir. Ano move po ito? Sige po, nasa na po kayo? Nandito na po ma'am sa may Neko Building po. Sige po, nandiyan po yung guard. Apo. Ay, apo ma'am. Tatuloy na lang po sa kanya. Sige po, ano pong unit po, just in case? Chin po, no? Oo. Ay kuya, pwede daw po paiwan. Kate. Doon na lang po. Okay lang po. Wait lang. Okay. Sir, dito na lang, sir. Dito. Mga tol, nandito tayo ngayon sa may Binondo and pagpapatuloy na natin ng ating tutorial. So, ayan mga tol, makikita ninyo dito sa may lower part ng ating application is yung may record, may wallet, may mission, at may profile. So tapos na tayo dito sa may pickup banda. So ngayon, pag clinic mo tong record, dito mo makikita yung ano, yung ongoing, completed, and cancelled. Ano nga ba yung ongoing? Ang ongoing, for example, ito yung booking na pinaprocess mo ngayon or yung ongoing booking mo ngayon. Kumbaga siya yung booking mo ngayon. So yung completed, mga tol, ito yung completed mo na. Kumbaga natapos mo na siya na booking. So, pag dinik mo naman itong canceled, ito yung mga kinancel mo na booking in any reason. Kung for example, kinancel mo siya dahil malaki, kinancel mo siya dahil malayong pickup, and so on. So, dito mo, itong side na record na to, dito mo makikita lahat ng record mo ng booking. Ongoing, completed, tapos canceled. So, yan na siya. Pag clinic mo naman itong wallet, mga tol. So, ayan. So, itong wallet na to, dito mo makikita yung side kung saan yung balance, deposit, under review, top up, cash out, balance details, e-wallet details, and payment methods. So, for example, dito naman sa balance, mga tol, itong balance na to, ito yung pinaka-top up mo. Kumbaga, ito na lang yung natitirang pera mo. Sa deposit naman, tol, ito yung cash ban na tinatawag ni Lalamog. Ito yung pinaka-cash ban mo sa application natin. Kumbaga security ban, yun. Sa under review, mga tol, minsan may mga hindi kagad na pumapasok. For example, kumuha ka ng wallet. Kumbaga nandito pa siya sa under review, hindi pa siya pumapasok sa pinaka
top up natin or example sa deposit natin. So under review meaning nire-review pa nung ang customer service. So sa top up naman mga tol, pag linik mo yan, so ayan mga tol, oh, select payment method, kumbaga dito ko na pwede mag-top up. Dapat nakakonekta siya sa GCash mo or PayMaya mo. Sa cash out mga tol, ito yung kumbaga dito ka na pwedeng mag-process ng cash out. Kung, for example, may pera ka dito sa wallet mo, pwede mo siyang i-cash out. Ang process niya is 1 to 2 days. It depends dun sa customer service natin. For example, nag-cash out ka ng Friday, alam ko hindi sila nagpa-process ng Sunday. Eh. Kumbaga Monday na yung disbursement. So sa balance details mga tol, ito yung makikita mo, yung pumapasok at lumalabas sa wallet mo. For example, ngayon, nagkaroon ako ng booking. So, binawasan ako ng $21. Nag-top up ako. So, nag-plus 100 ako. So, dyan mo makikita. Sa e-wallet details mo naman, mga tol, ito yung details mo ng banko mo, account number mo, tsaka yung pangalan mo. Sa payment methods naman, mga tol, ayan o. Actually, hindi ko pa ito nagagamit. So, sa mga veterano dyan sa Lalamove, baka naman. So, yan mga tol. So, pag-link mo naman tong mission mga tol, usually, nagbibigay si Lalamove ng mission. For example, nagkaroon ako ng mission ng November 16 to 20. Kailangan ko 20, tapusin ng 20 bookings para makuha ko yung 60 pesos. So, minsan talaga, nagbibigay talaga si Lalamove ng mga mission. So, dito naman tayo sa may ating pinaka-profile na. Dito, pag-link mo tong profile, makikita mo yung pangalan mo, yung rating mo, yung funds mo. So, explain natin yan. Ngayon, sa rating mga tol, more on customer side yan mga tol. For example, nirate ka ni customer, dito mo makikita yung mga review sa'yo. Ayan. So ako, 4.88, it means may nag-review sa akin ng 4-star or 3-star. Sa fans naman mga tol, ito yung mga, kumbaga sinave ka nung customer. Kumbaga, pag nag-book sila, ikaw yung unang-unang makakita. May lalabas din na parang heart. So it means favorite ka nung customer mo mismo. Sa dito naman sa may service quality mga tol, more on Lalamove side dyan. Kasi usually, di ba pag tayo nagka-cancel tayo or kasi nakalagay dito, keep providing outstanding service and completing orders without canceling. Usually mga tol, pag kinancel the customer, pwede tayo, may tendency na bawasan tayo ni Lalamove ng rate ng service quality. Usually pag kinancel ni customer, for example, kinancel ni customer, ang nilagay is cancelled by request by rider. So tayo yung mababawasan ng rating nun. So dito naman sa sticker mga tol, actually hindi ko pa talaga siya nagagamit. Alam ko para sa mga 4 wheels to, I'm not sure ah. So ayan. Sa lalabag naman mga tol, dito ka pwede mag-request ng lalamag. Ayan o, lalabag, jacket, tsaka lalabag bundle. Sa income statistics mga tol, dito mo makikita yung daily na income mo, weekly, tsaka monthly. Ayun. COVID vaccination, ano na yan tol, yung mga more on ano na yan, medical side na yan. Kumbaga, pwede kang mag-request kay Lalamove ng vaccination. Ayun o, papakita ko sa inyo. Lalamove vaccination, consent, ayan. So, repair up rent to earn. So, pwede kang mag-repair mga tol. May promo ngayon si Lalamove na pwede kang mag-repair ng driver. Alam ko, bibigyan ka ng incentives nito. Ayan o. Tapos, shop a mall. So, iyon. Dito ka pwedeng mamili ng mga merch, oil, for example, oil, mga damit, face mask ni Lalamove. So, yun mga tol. Ang ating Lalamove application. I hope sana medyo nalinawan kayo. And pag may mga questions kayo mga tol, don't hesitate to comment mga tol. And alam ko may mga veteranong nanonood dyan, feel free to sagutin yung mga questions ng ating Lalamove rider. Kumbaga magtutulungan lang tayo dito mga tol. So ayan, pick up now. So click nyo lang yan. Tapos start now, i-swipe nyo pa right. Ayan. So, ayan yung pickup mga tol. Yung less than 1 kilometer, yan yung nag-i-indicate kung gano'ng kakalayo. So, ayun, nakuha na natin. So, nakuha na natin yung booking. So, first thing first, ang gagawin natin is call customer mga tol. Diba kanina hindi ko na siya tinawagan. So, ngayon, tatry naman natin siya tawagan. Pag kinall customer mo, pag ninik mo yan,
idadirect ka niyan dun sa nag-book ng booking. So tatawagan natin siya ngayon para i-confirm yung booking, mga to. Good afternoon po, sa Lalamove po ito. Sir, bali confirm ko lang po yung booking. Ano pong item yung papadala po nila? Ano lang yun, maliit lang parking. Okay sir, on the way na po ako sir, so may pick up point po. Salamat. So ayun mga tol, natawagan na natin mga tol yung ating client. So siya yung nag-book, sabi niya maliit lang daw na parts. So ito pala mga tol, explain ko pala sa inyo. Etong nasa taas na to, ito yung pick up point. Etong nasa baba na to, ito yung drop off point. So ayan, para mapunta ka dun sa pick up point, i-click mo lang tong arrow na pa dito sa may right side. I-click mo lang tan, i-click mo lang yan. So ayan na siya. So dadaling ka na yan sa ating pick up point. Prepare na lang. Ito na lang po. Pasan mo. Dito yung mga sarap para ma-picture natin. Opya. Sa procedure ng pag-pick up ng booking mga tol, ma-iano kayo, arrive at pick up point, swipe right nyo lang yan, lalabas sa inyo is yung add photos. So i-click nyo tong add photos mga tol, pagka-click ninyo, picture nyo lang yung item, picture. Ayan, pagka-picture nyo ng item, check. Tapos confirm loading mga tol. So ayun, na-pick up na natin yung item and na-picturean na natin. So ngayon, pupunta na tayo sa may drop off point mga tol. Sabi ko sa inyo, itong nasa baba, ito yung drop off point. So i-click nyo lang yung arrow dito mga tol. Tapos ayan, piliin nyo yung motorcycle and start. So dadalhin nyo na tayo, ito tuturo nyo na tayo sa may drop off point. So on the way na tayo sa may drop off and let's go. Opya, so nandito na tayo mga tol. Opya, nakita ko na yung shop. Ate, may rodel po ba rito? Ito po, 100 lang po. Thank you po. So yun mga tol, usually nagre-require ng si drop-off ng feature, pero kasi given na siya yung nag-book, so hindi na siya nagre-require ng feature. Usually may encounter kayo na booking na kailangan ng picture. So ganito lang i-finish yung booking mga tol. Arrive at drop off point, select nyo lang yan. Tapos unloading completed, i-swipe right nyo lang. Tapos yes, confirm order completion, yes. Tapos yan, cash collected. Kung na-collect nyo na yung cash collected, kung na-collect nyo na yung ano, yung payment. So yan. So ayun lang mga tol. Bali, pwede nyo bigyan yung review ng customer kung hindi nyo gusto yung ugali niya or yung payment, mga ganun. I-anon siya siya. Pwede nyo siyang i-review. Ako pa, 5-star ko siya kasi mabilis lang naman. Good attitude. Very thankful sa submit. So yan, pwede mo rin bigyan yung customer ng feedback. So, yun lang mga tol. I hope may natutunan kayo sa ating Lalamove app tutorial. And kung may mga tanong kayo, don't hesitate to comment down below or message me dun sa ating FB page. And alam ko may mga nanonood dyan na veterano, pwede kayong sumagot sa comment section and magtutulungan lang tayo dito sa ating channel mga tol. And ayun, kung may mali man ako, you can correct me. Kung may kulang man ako, you can correct me sa comment section or pwede nyo akong i-message mga tol. So ayun, maraming salamat sa inyo kung nakabot ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.